Hello guys, it's me again, Angel Violet Vlogs Young, and for this video, we are visiting again our temple here in Guanxinling, Tainan. Yan guys, as you can see, ang ganda po ng temple nila dito. Talagang yung mga ukit nila pambihira ang galing. Doon sa temple na yan, mayroon din yung isang malaking building kung saan mayroong mga nag-work na mga Chinese na doon nila inuukit yung lahat ng yan na makikita nyo dyan sa temple na yan. Talagang kumbaga sa ano, kumbaga sa ginagawa nila yung mga wood na yan, talagang ano ba, parang hindi ko ma-explain na pag inuukit nila, as in matrabaho siya guys, kasi ano, maliliit lang na mga korte-korte yung ganun sa ukit nila. Ang galing! Nakaka-believe. Nakaka-believe yung ano nila. Yung temple nila dito. Tapos kung paano talaga gawin yan. Hindi madali, sobrang tagal. Sobrang tagal. Pasensya na po kayo sa video. Kasi inano ko siya eh. Zinom ko siya. Yung ibang ano, yan po yung mga ano nila dito, yung mga santo nila. Yan din po yung mga sinasamba nila dito as a Buddhism po. Buddhism po usually yung kanyang relihiyon. Ayan, yan. Binidyo ko niyan talagang yung mga ano nila, yung mga ukit ng kahoy. Hindi po madali yan, sobra. At yung temple na yan, hindi lang siguro yan million, ano? Billion siguro ang gastos niya. Ayan, nakita nyo na po yung temple dito sa Guanxinling, Tainan. Ayan, nag-visit po kami dito sa temple na to. Para po ma-share sa inyo kung gaano kaganda ang temple dito. Mas marami pa akong ano, doon dati sa naging ano ko, employer. Eh, noon kasi hindi pa ako nagba-vlog eh. Yung napuntahan namin is sa Kaohsiung naman yun. Sobrang laki din ng temple. As in. Ito naman sa Guanxinling ito. Ito yung malaking temple dito na nakita ko sa Guanxinling, Tainan. Ayan, medyo malikot naman ang video ko pala. Sorry naman po. Magmamadali ako maglakad, ano. Pasensya na po kayo. Tapos ito naman guys, ito yung nasa harap na yan. Yan, isa din po yan sa santo dito ng mga Buddhism. Yan po. Kung titingnan yung mga santo-santo nila, mukhang nakakatakot, ano. Pero yan po, talaga yung sinasamba nila dito. Yun yung, kumbaga sa atin, iba. Sa kanila, iba din. So, yan naman po, ito yung kung paano sila, ano, magsamba. Diyan, magsusunog sila nung, kumbaga sa atin, candle. Sa kanila, iba naman. Hindi ko lang ano, naitanong pala kung ano ang tawag doon.
Ayan po, may nagpipray. May dala-dala din siyang candle, katulad nung sinasabi ko. Malawak po itong area na to ng temple, kaso dun sa ibaba, hindi na po ako pumunta. Bali, sa taas po ito ng temple. Sa ibaba, meron din po. Mainit kanina, guys. Tapos paghapon na ulan dito sa Taiwan ngayon. Parang madalas yatang umulan. Mabuti na lang pagpunta dyan namin is hindi po na ulan. Ayan, ganyan po sila. Nagpipray, tapos meron silang candle nga. Candle na lang itawag natin dyan. Hindi ko alam kung ano yung tawag sa kanila, pero sa atin, candle yun. Ang bilis ko naman maglakad. Lawak, diba? Tapos sa taas pa lang yan. Sa ibaba, mayroon pa siya sa baba eh. Doon naman sa ibaba ng temple na yan, ano po, mayroon dyan canteen. Libre po yung ano dyan, yung pagkain. Every, meron silang ano, kasi usually nga nagpapaypay sila dito, yung tinatawag nilang paypay. So, yung prayer, meron po silang every other day na pwede kang pumunta dyan sa temple, tas free po yung food. Yun nga lang po, walang ano po dun ha. Walang meat, walang karne. Puro siya karamihan vegetable. Kaso dito kasi sa Taiwan, pag sinabing hindi sila nakain ng karne, hindi ibig sabihin, ano lang talaga, meron din silang yung, halimbawa katulad ng tofu, nabibilang din yan sa kanila sa mga ano ng vegetable. Eh, yung tofu, masarap naman. Kahit hindi ka na talaga kumain ng meat, maano mo, kasi ano siya, masarap din yung tofu. Mayroon pa sila, marami sila ditong food na iba't ibang klase na hindi nabibilang sa meat. Kaya siguro pag nawala ako dito sa Taiwan, I mean, pag siguro umuwi na ng Pilipinas, mamimiss ko yung mga food dito. Marami sila dito iba't ibang klaseng food. Katulad sa atin kasi, 'di ba? Sa atin pag naghapag tayo ng food, kunyari nag-adobo tayo, 'yun lang, 'di ba? Minsan ganun. 'Yun lang yung kakainin na rin, adobo and then rice. Niwala man nga tayo, hindi naman sa atin uso yung soup. Pero marami na ding gumagawa ng ganun. Siguro sa akin, sa nakagisnan ko lang. Pero, yun yung ano ko. Kasi nung napadpad ako dito sa Taiwan, sila dito kasi pag naghapag ng food sa lamesa, mas marami yung gulay.
Meron ding ano, kumakain din sila ng pork, actually. Tapos, hindi nawawala ang soup dyan. Tapos, may time pa na hindi sila kumakain ng rice sa isang araw. Kunyari, noodles ang kainin nila. Matipid. Sa atin, parang hindi natin kaya na hindi mag-rice. Pero sanayin din. Sa katulad ko na matagal na din dito, minsan na-apply ko na sa sarili yung way ng pagkain nila. Ganun. Malawak din siya kasi diyan sa likod meron pa silang ano, yung bukid. Ang lawak ng area. Kung hindi lang mainit eh. Mainit kasi. Kung umulan naman, hindi rin maganda na pumunta. Kasi alam nyo naman, pag naulan, di ba? Ito na yung way, palapit na kami dyan umuwi. Thank you guys for watching my video. And sa lahat po ng aking subscriber, thank you. And to all my supporters, thank you po. God bless us all. And I hope you like this video. Thank you very much.